228 volts AC. Ang input natin is 12 volts DC. Ngayon, yung frequency, titingnan natin. Ang frequency is 50 Hz. Ngayon, meron akong ikinabit. Ito, yung wire connected sa SPWM. Ngayon, i-short natin yan para maging 60 Hz. Ayan, 60 Hz na siya. Good day mga ka-DIY. I-share ko sa inyo yung gagawin natin. Meron sa ating dinalang inverter. Ang owner is si Sir Antonio Cuisha. Shout out Sir Antonio Cuisha, si Sir Tony. Yung inverter niya, solar, pure sine wave inverter. Peak power is 4,000 watts. DC 12 volts, AC 220 volts. Ang problema po nito is ang kanyang frequency is 50 Hz. Check natin, tatay natin gawing 60 Hz. Lagyan natin ang cable, yung terminal. Negative and positive. Yung negative natin, doon sa mga beginners na bumibili ng inverter, ang negative, ang symbol ay may minus sign. Ang positive, kulay red, merong positive or plus sign. Yung negative is black, ang positive is red. Shout out kay Sir Antonio Cuisha, kaibigan natin. Okay, i-test natin. Doon tayo sa ating battery. Dito tayo mag-testing. Dito yung ating battery. Kukunin natin dito yung kanyang 12 volts. 24 volts po ito, naka-series eh. Ang kukunin natin yung 12 volts. Tatabot natin yung ating negative. And then, ito yung ating positive. I-test natin yung ating supply, yung galing sa ating battery. Titignan natin yung ating battery voltage. Well, 0.1 volts or 12.12. Ang gagawin natin, ipapower on natin yung ating inverter. Power on tayo dito sa ating breaker. And then, power on tayo dito sa ating switch. Ayan. Long beep. Check natin yung output. Dito tayo sa AC bulb. Ang ating voltage is 226.
volts. Yung ating input is 12.1 or 12.12 volts DC. Ang ating output is 226.2 volts AC. Yung ating output, ito. Okay, power off. Okay, power on. Tingnan natin yung ating waveform. Yung ating waveform is pure sine wave. It turns yung ating frequency. Yung frequency natin is 50 Hz. Ang voltage is 226. 50 Hz, igawin natin 60 Hz. O pwede natin i-set na 60 Hz dun sa kanyang jumper settings para sa 50 to 60 Hz. Okay, o-open natin. Okay, open natin. Ito yung laman ng inverter ni Sower. Ang kanyang high frequency transformer E42. Yung high frequency transformer niya is 3. Ang gagawin natin, i-check natin yung likod. Ang gagawin natin, i-check natin yung board. Tanggalin natin yung tornilyo ng heatsink. Ito yung kanyang board. Ilinisin natin, madumi yung kanyang board. Ayan. Madaming corroded na siya. Corroded yung ating board. Okay, malinis na yung PCB natin, yung inverter board. Ayan. Ang gagawin natin dyan is re-solder natin lahat ng kanyang hinang. Hindi ko na ipakikita sa video natin. Pero ang gagawin natin dyan, i-re-solder natin. Hihinangan ulit natin yung mga dating hinang. Yung mga existing na hinang niya, papatungan lang natin ng soldering lid. Ngayon, i-test natin. I-check natin yung ginawa natin. Shout out doon sa niyari, yung owner ng ating inverter na Sower 12 volts DC to 220 volts AC. Pure sine wave po ito. Ayan. Meron siyang SPWM. Yung PWM sa first stage inverter, ayun, nasa ilalim.
Ayun, yung brown. And then meron tayong inductor dito. And then meron tayong inductor, yung filter, ito. Para smooth yung ating sine wave. Yung isang inductor natin, ito, connected to sa BS2 or doon sa side ng IGBT natin na nasa collector to emitter na connected sa BS2. Itong isang inductor natin, ito yung connected sa BS1 and BS2 sa AC1 or AC2. Dito na yung output natin sa inductor filter natin. And then dadaan doon sa capacitor yung yellow. And then nandito na sa outlet yung AC out natin. Okay. Lagyan natin ng multimeter. Ang multimeter natin galing sa off, ilalagay natin sa voltage AC. And then power on tayo dito sa ating breaker. And then power on tayo dito sa ating switch. Ang voltage natin, ang input is 12 volts. Yung battery natin, positive negative. Ang output natin is 226 volts AC. Ang ating waveform, pure sine wave, 226 volts AC, ang frequency is 50 Hertz. Ang ating input, itay sa volts DC, ang ating input ay 12 volts DC. Ayan, 12.4 yung input natin. And then dito ulit tayo sa output. Balik tayo sa AC. Maluwag yung ating outlet. Okay, power on. Volts AC. Ang input natin is 12 volts DC. Ngayon, yung frequency, titingnan natin. Ang frequency is 50 Hertz. Ngayon, meron akong ikinabit. Ito, yung wire connected sa SPWM. Ngayon, i-short natin yan para maging 60 Hertz. Ayan, 60 Hertz na siya. And then, tatanggalin ko, ayan, balik sa 50 Hertz, 49. Okay, sana meron kayong natutunan doon sa ginawa natin. Yung 50 Hertz, ginawa natin 60 Hertz. Ayan yung ano natin, 50 Hertz. Okay, power off. Power up tayo. Maraming salamat po. Sana mayroon kayong natutunan doon sa
ginawa nating power inverter na 50 Hz, ginawa nating 60 Hz. And then yung ating ano jumper settings ayun. Yung EG8010, yung chip natin, microcontroller. Yung pin number 18, nilagyan natin ng 5 volts para maging 60 Hz. Yung pin number 18, nilagyan natin ng 5 volts. Ginamper natin sa 5 volts. O 60 Hz. Okay, ano natin? I-splice ko to. Splice na. Okay, power on. Ayan po yung ating frequency. 60 Hz. Sana meron kayong nakuhang kaalaman doon sa ginawa natin. And then, ang ating waveform is pure sine wave. 230 volts. 60 Hz. Ayan, baka sa gustong gumawa, 50 Hz, gagawin 60 Hz. Ayan. Okay, thank you po. Maraming salamat.